pambungad na awit. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinampal. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon po'y ating ginugunita sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasamang martir. At upang maging karapat-dapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sumandali tayong tumahimik, ating alalahanin ang ating mga nagawang pagkakasala at pagkukulang laban sa Diyos at sa ating kapwa at ihingi ito ng tawad sa Kanya. Buong kababaang loob nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa iyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmulan ng matapat na paninindigan ng mga banal, ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig. Bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawanan nawa naming hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinanghahawakan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinas niya ang mga kamay at nananalangin ng ganito, Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanan ang aking itinayo. Gayon man dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoon, aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito.
Dinggin niyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin niyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong, sa patio mo'y pumasok, ang buo kong pagkatao'y umaawit ng may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, sila do'y tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yung hari naming mahal, pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudiyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya't tinanong ni Jesus ang mga Pariseo at mga iskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang sinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao.
Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama at ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama at ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaong bagay, iniyahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahintulutang tumulong sa kanyang ama at ina. Sa ganitong paraay, naniniwalang niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginawa ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Masama ba ang kautusan? Masama ba ang batas? Masama ba na mayroon tayong panuntunan? Hindi. Hindi po masama ang batas. Sa katunayan, ang batas ang nagbibigay kaayusan sa atin. Kaya nga, law is the ordinance of reason promulgated for the common good. Pinag-isipan para sa kapakanan at kabutihan ng lahat. Ngunit mga kapatid, kung titingnan natin sa mabuting balita, ang sabi ng Panginoon, mapagpaimbabaw nga kayo. Yan ay sabi niya sa mga eskriba at mga pariseyo na sinabing ang kang mga alagad ni Jesus hindi sumusunod sa minanang kautusan ng kanilang mga magulang. Maghugas muna ng kamay bago kumain. At iyan mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, winawalang bahala ninyo at winawalang kabuluhan ang utos ng Diyos. Mapaltan lamang ninyo ang manang iti ang utos na minana ninyo sa inyong mga magulang. Mga kapatid, ano nga ba ang kahulugan o ano nga ba ang saysay ng ating pagsunod? Kung ito'y pagsunod at ito'y batas ng pagmamahal, yan ang tunay na utos ng Diyos. Kaya nga, mas mataas ang utos ng Diyos kaysa ang utos na ginawa lamang ng tao. Kaya ang mga batas na dapat ay ginagawa ng tao ay nakaayon sa batas ng Diyos. Kaya nga ito ang napakagandang panuntunan natin sa buhay. Huwag na huwag naman sana na tila baga sinusunod natin ang batas at nagagalit pa nga tayo sa iba kapag hindi sinusunod ito. Na tila baga ang utos ng tao ay utos ng Diyos na mapapaimpyerno na kapag po hindi sinunod ang utos o ang mga batas na ginawa lamang ng tao. Kaya nga, ito din yung paalala sa amin mga kapatid, ang dami din po mga batas at alituntunin, mga iniuutos, lalo tigit sa liturhiya. Kailangan ba kaming magpakagalit kapag hindi nasunod ang batas sa liturhiya? Gayun din sa pamilya, sa mga magulang, kapag mayroon kayong utos at batas na ginawa at ibinigay sa inyong mga anak, magpapakagalit ba kayo na sukdulang patayin ninyo ang inyong mga anak sa kaparusahan na binibigay ninyo kapag hindi sinunod ang inyong batas? Ang mahalaga pa din ay ang pagmamahal. Kaya nagawa ang batas na to dahil sa pagmamahal. Kaya napakagandang paalala sa atin mga kapatid na ang Diyos puno ng habag at awa. Hindi man natin masunod ang batas ng Diyos, andyan ang sakramento ng kumpisal na paulit-ulit nating nilalapitan upang mabalik ang biyaya at grasya ng Diyos. Huwag nating isipin, baka hindi na tayo patawarin ng Diyos sa tindi ng ating kasalanan. Hindi. Ang Diyos mapagmahal. Ang Diyos puno ng habag at awa. Kung sa pamantayan ng tao, ang bigat na ng kasalanang nagawa natin dahil sa kanilang pamantayan lamang, hindi, ang Diyos mismo, puno ng habag at awa, gaano man kabigat ang kasalanan natin.
Kaya laging kong sinasabi sa sakramento ng kumpisal, ang Diyos sa sakramento ng kumpisal, hindi tumitingin sa bigat at gaan ng kasalanan. Kapag tayo lumalapit at nagpapakumbaba at umaamin sa nagawang kasalanan, ang Diyos hindi tumitingin sa dami unti ng kasalanan. Ang Diyos tumitingin sa iyong puso na handang humingi ng biyaya at tawad sa Diyos. Kaya nga, ang batas ay batas ng pagmamahal. Pwedeng baliin ang batas, pwedeng tanggalin ang batas kung wala ng pagmamahal sa kapwa. Kaya nga mga kapatid, ito'y paalala lagi sa atin, magkaroon din tayo ng habag at awa sa mga taong nagkakamali sa atin. Kung ang Diyos nagpapatawad, tayo pa kayang tao na handa din niyang patawarin kapag tayo'y nagkakasala. Humingi lang tayo ng biyaya sa Diyos na siyang lumikha sa atin, sa Diyos na puno ng habag at awa. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming iniyahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir, at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay aming pinaparangalan, sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kakaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunong langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak na puso. Kaisa ng mga apostol, ng mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasamang martir at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikaharangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Sa amin matuloy.
Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
kahit na mawala sa aking pili, ikaw ay aking hanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y ipapasa. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pahikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners,
Doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Sa darating na 14 ng Pebrero, ay simula na ng panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakidala ng inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakihawakan po ng inyong mga pababasbasang religious articles. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na di banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tayo na tipaya, Kanyang pagkalingatabo. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tandaan.